Lord, we thank you for gathering us today. Panginoon, salamat po sa bawat isa na nandito ngayon. Lord, ang dami po nilang pwedeng gawin ngayong araw, pero pinili po nilang magpuri sa inyo, pinili po nilang pakinggan ang inyong salita, Panginoon. Lord, you love them so much, God. And we pray, Lord, na kayo na po ang katagpuin niyo po sila. Kung nasaan sila ngayon, katagpuin niyo po sila. Kung ano po yung nasa puso nila, kaya sila nandito ngayon. Malamang, Panginoon, may dala kaming mga bagahe. Malamang may mga dala kaming kabigatan ngayon. Pero para sa kanila, Panginoon, I pray that there would be relief today. I pray that there would be relief. Lord, we agree with the prayer of Teacher Mergy na we agree with the prayer of Teacher Mergy that there would be healing, Lord. Lord, kung ano po yung dala-dala nilang sakit sa katawan ngayon, Lord, in the name of Jesus, paglabas po nila sa pintuan na ito, wala na po, Panginoon. There will be healing today in the name of Jesus. Lord, pinapanalangin po namin ang aming mission team na nasa Palawan ngayon, Panginoon. Lord, salamat po na kayo po ang sumama sa kanila sa kanilang pagbiyahe. Salamat po, Panginoon, na kayo po ang nagpo-protect po sa kanila, naglalayo sa kanila sa sakit, Panginoon. Salamat na kayo ang nagdadala ng mga tao. And with that, Lord, we pray that there would be a harvest for your kingdom for them, Lord. Lord, we pray that they would that there would be feasting and celebration in your kingdom, Lord, all because of what they are doing. Panginoon, hindi po ito patungkol sa amin, kundi nga po patungkol sa inyo, Panginoon. And we pray, Lord, that there would be hands raised to you today, God, dahil sinusuko nila at nagpapasakop sila sa inyo, Panginoon. Lord, we pray for Pastor Doms as he delivers his message sa service, sa Sunday service ngayon sa Palawan, Panginoon. Fill him, Lord, with your spirit that he would only be speaking words, Lord, that would be from you. Panginoon, we will not miss to pray for our brethren in Ukraine, Panginoon. Lord, bless the children, bless the wives, Lord, bless the mothers even, God, na lalo na po yung mga nanganganak, yung bagong panganak sa ospital na binomba ng Russia, Panginoon. Lord, we pray for their comfort. We pray for their healing. We pray for the children, Lord. Nakakaawa po yung mga bata, Panginoon. Lord, we pray. Ang tanging panalangin po namin, Panginoon, bring it to a point that the Russian soldiers would lay down their weapons, Lord. At sila po yung mga ka-realize kung ano po yung nangyayari talaga. Lord, we pray for peace between these countries, Lord. And we thank you, Lord, that you have gathered us this afternoon. Each one of us, you have handpicked, Lord. Each one of us, tumugon po sa tawag niyo, Panginoon. And with that, Lord, we will be blessed this afternoon. We offer you this time, Lord. We offer you this time as we listen to your word. Kayo at kayo lang ang pakikinggan namin ngayon sa ngalan ni Jesus at lahat ay tumugod na. Amen. Amen. Thank you. Lakasan naman yung palakpak. Mahina yung palakpak. Thank you everyone. Thank you for gathering this afternoon. Pwede na po kayong maupo. Thank you. So as we know, yung mission team natin ay nasa Palawan ngayon. Thank you for praying for them. Thank you rin po dun sa mga tumulong sa kanila. March 5, nung Sabado, sino po yung mga naka-attend ng Power of Love Year 24? Thank you for everyone who attended. It is our prayer na ano, na na-bless sana kayo sa event. Na-bless sana kayo, nag-join sana kayo dun sa mga ano, dun sa mga games. Kawawang-kawawa naman yung kumanta dito sa harap noon. Pero sana na ano, nag-enjoy kayo. It's also our prayer na na-bless sana kayo sa message. And para sa mga nanalo, paalala lang sa mga nanalo, yung mga nag-register online, nanalo sa games, yung mga nag-attend, don't forget, April 4, claim your prizes. Yung mga hindi nag-attend, sorry kayo, wala, hindi nila alam. Yung buong tech team, damay pati dyan. Okay,
in the past weeks, ang pinag-uusapan natin is to develop our love relationships, di ba? Nagsimula tayo dun sa till death do us part. It is our love relationship with our spouse. Tapos the next week, we talked about church family. Kailangan natin ng church family at mahalaga meron tayong church family. In-explain in detail ni Pastor Doms kung ano yon, why we need a church family, why we need to belong to a church family. Tapos sumunod, pinag-usapan natin yung developing your intimacy and friendship with God. Napakahalaga, di ba? Ano yung mga sinabi ni Pastor Doms noon? Continuous meditation, continuous communication, and there were 6 points na sinabi niya noon. Last week, pinag-usapan natin ang learning how to recognize God's voice. We have 6 questions. Sabi nga ni Pastor Doms. Ngayon, ang usapan sa 6 questions na yan, it is an all or nothing deal. All or nothing deal. So, nakarinig ka sa Panginoon, may lumapit sa iyo, sinabi nila. Then you let it go through those 6 questions. Pero hindi pumasa sa isa. Hindi pa rin pwede po. Hindi pwede yon. Hindi yung pumasa naman sa 3 eh. 50% yan, mataas na rin yon. Hindi po. Pumasa naman sa ano? Sa 5, 83%. Mataas pa yan dun sa average ko nung nag-aaral ako. Pwede na siguro yon. Hindi rin. It has to be 100%. Sorry. It has to be 100%. So today, we will go deeper. Deeper dito sa pinag-uusapan nating intimacy with God. Our topic today ay aninag o katotohanan. Aninag o katotohanan. Nabubuhay ka ba sa aninag o katotohanan? Yung self-image po kasi natin will determine whether you will reach your full potential or not. Ano yung tingin mo? Ano yung tingin mo sa sarili mo? Kung ang tingin mo sa sarili mo is you are at a disadvantage, you are incapable, you are guilty, that will limit your life. It will limit your life, it will limit kung ano yung maaabot mo. Hindi dahil wala kang potential. Each of us, lahat tayo na nakikinig ngayon, whether at the center, whether at online, each of us, meron po tayong potential. Pero, sometimes it is distorted by the self-image that we see. Nakakita naman siguro tayo lahat ng ganito. Yung mga distorted mirrors, mga house of mirrors, minsan nasa mga peryahan, we see things like this. Mayroong mga distorted mirrors. If we could see yung picture sa gitna, yung babae biglang umiksi yung katawan niya, humaba yung paan niya. Well, it is all distorted. And definitely, pag nakita mo yan, none of those images are true. Walang totoo sa mga images na yan. They are all distorted. Pero marami sa atin, hindi natin nare-recognize na we are looking at a distorted mirror. And the distorted mirrors are holding us back. Hindi tayo nakakaabante dahil distorted mirrors lahat yan. Pero ano kaya ang mangyayari kung tatanggalin natin yung distorted mirrors? Gaya nung sinabi ni Teacher Mergy kanina sa scripture niya, the Bible says that we were created according to God's image and likeness, ayon sa anyo at katangian ng Panginoon. Dahil nilikha ka ayon sa anyo at katangian ng Panginoon, then you should be talented, you should be smart, you should be confident, you should be blessed. Because that's what the Bible tells us. Because that is the God who created us. Tapos yung katangian niya, binigay niya sa atin. Pero, anong gagawin ng kalaban sa atin? Anong gagawin niya? He will distort those images. Ang gusto niya, ang tingin mo sa sarili mo ay hindi naaayon sa pagkalikha ng Panginoon sa iyo. Psalm 139 verse 14, we know this. I am fearfully and wonderfully made. Sabi sa scripture, katakot-takot at kamangha-mangha. Tignan mo yung katabi mo. Alin siya sa dalawa? Katakot-takot o kamangha-mangha? Oh, fearfully and wonderfully made. Oh, biglang nawala yung mga katabi. Oh, pero this scripture tells us that we were created with utmost care and ultimate care from God. Anong ibig sabihin nun? Hindi tayo lumabas sa assembly line.
Hindi si God ay merong manual, merong spec sheet, tapos sinusunod niya lang yon. Hindi po. Magkakaiba tayo. Yung kambal nga eh. Yung kambal, magkaiba pa ang DNA. Makikita pang merong pagkaiba. So, ganun ang ginawa ng Panginoon. Pero, sa mirror, sa salamin ng kalaban, ang pinapakita niya sa atin, yung ating pagkukulang, and everything that we do not like about ourselves is exaggerated. It is exaggerated. Tapos sasabihin pa niya sa'yo, tanggapin mo na lang. Di ka na makakapagbago yan, di ka na magbabago. Ikaw na talaga yan. Kung nakikita mo, if you see yourself, kung nakikita mo ang sarili mo, having a bad personality, you are lonely, inferior, undeserving, then let me assure you that you're looking at the wrong mirror. You are looking at the wrong mirror. Pero, we have to remember that even if you see those things, God has beauty for those ashes. Kung ano yung plinano ng kalaban para ikontra sa'yo, yun pa yung gagamitin ng Panginoon para iangat kanya. And that is what we are studying this afternoon. As long as you are letting those bad images define you, as long as you are looking at those distorted images, hirap na hirap kang makaangat sa buhay. Actually, hindi ka makakaangat. So, kailangan tanggalin mo yung wrong mirrors na yan. James 1:23, because if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like someone looking at his own face in the mirror. I want us to understand kung ano yung sinasabi ng verse na ito. Ang sinasabi ng verse na ito ay yung salita ng Panginoon ay parang salamin. Parang mirror yung salita ng Panginoon. So anong ibig sabihin yan? Kung anong sinasabi ni God tungkol sa'yo, yun ang totoo. Yun ang totoo. People, things, events could tell you things about yourself, but the truth of God will always prevail. It will always prevail. Ibig sabihin, you are not defined by other people, your past, kung paano ka pinalaki, kung ano yung hindi nangyari sa buhay mo, you are defined by your Creator. The Word of God will always say that you are prosperous, talented, beautiful, attractive. Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon tungkol. Yung mga unfair things na nangyari sa'yo. So it would be worth for us to keep God's mirror in front of us. Siguro hindi mangyayari yan overnight, pero as long as you start seeing yourself the way God has created you, then healing will start to happen. Pagbabago ang nangyayari na. And you will become what you are seeing. Start seeing yourself to be whole. Start seeing yourself to be free. See it on the inside. When you start seeing it on the inside, lalabas at lalabas yan. Yung self-image that we see from the inside kasi parang magnet po yan. Parang magnet na kung paano mo nakikita yung sarili mo, dun ka nahihila. And I want us to think of this afternoon. How do you see yourself? Paano nga ba, pag nasa harap ka ng salamin, ano yung nakikita mo? Do you see somebody who has been created according to the image and likeness of God? Or do you see a failure in front of the mirror? Or do you see somebody who has failed in front of the mirror? Tingnan po natin. Kasi kung ano yung nakikita mong yon, dun ka nahihila. Kung ang tingin mo sa sarili mo ay lagi kang kinukulang, dun ka patungo. Dun ka po patungo. What will happen if you change those mirrors and you see yourself to be blessed, to be confident, to be smart? Then that is what will happen to you because you have the right image. You are moving towards abundance, overflow, good breaks, mangyayari sa iyo lahat yon. Pero if you see yourself to be undeserving, to be hopeless, to be guilty, change that mirror, kapatid. Palitan mo na lang yan. When we have the right mirror, you will walk in confidence. The reason why, and I want us to remember this always, the reason why dinidistort ng kalaban yan, you know why?
Because He knows what you are made of. He knows what you are made of. Alam niya that you have seeds of greatness in you. Alam niya nanilikha ka ayon sa anyo at katangian ng Panginoon. Wala siyang magagawa doon. Hindi niya mababago yon. The best that He can do is distort it. And very often, that's what we see. Don't let fake mirrors, yung mga distorted na mirrors, keep you from the plan of God. Think of this well. Think of this well. And with this message, ano kaya yung mararating mo if you have the right mirrors in front of you? Ano kaya ang confidence na meron ka kung matatanggal yung distorted mirrors na nakikita mo? Israelites, we know this story. 400 years, slaves sila sa Egypt. Pero, pinalaya sila ni God through Moses. Pagdating nila sa desert, wala silang church, pero meron silang tent of meeting, as we see in the picture. Ngayon, yung pare, yung priest nila, yung minister nila, before he can enter the tent of meeting, maghuhugas muna siya ng buong katawan niya in a basin that is before the temple. Kung tinitingnan po natin dito sa picture natin, when you enter yung parang nabakuran na part nung tent of meeting, the first thing that you will see ay yung parang cube na may lumalabas na usok, doon po sila nag-aalay. Between yung parang cube and yung tent, makikita nyo, there's a light, parang silver na puti na makikita natin doon. Doon sila naguhugas. Doon sila naguhugas yung mga pare. What is significant for our topic this afternoon is how the bowl was made. Paano nga ba ginawa yung bowl na yan? Kung saan sila naguhugas? Exodus 38 verse 8 says, "They made the bronze basin and its bronze stand from the mirrors of the women who served at the entrance of the tent of meeting." What is the bowl made of? It is made of bronze. Ang mirror kasi nila noon is not made of glass. Wala pang glass mirrors noon. Pero anong gagawin nila? What you see on the right side of the screen is an artifact. Nahukay po yan. Yan po ang pinaka-mirror nila noon. It is made of bronze. Siyempre, makinis na makinis yan. Eh, ito kasi natabunan ng lupa, ng buhangin, kaya hindi na siya smooth. Pero nung time nila Moses, sobrang kinis yan, tapos they will polish it na sobrang kintab. Pag tinignan mo, makikita mo sarili mo. Yun yung pinaka-mirror nila noon. Yun ang pinaka-mirror. So, saan galing yung bronze mirrors ng mga Israelite women? Saan galing yan? Before they left Egypt, God gave favor sa kanila. Anong ginawa ni God? You could go to any house of the Egyptians, kunin nyo kung ano yung gusto nyong kunin, hingin nyo kung ano yung gusto nyong hingin, ibibigay nila lahat yan. They went to the houses. Ano ang kinuha nila? Damit, alahas, ginto, kukunin nila lahat yan, including bronze mirrors. Napakahalaga ang bronze mirrors para sa kanila noon because for 400 years, the women had nothing special. And I would trust every lady online, dito ngayon, you have at least a mirror in your bags. Tama po ba? Cellphone na ngayon ang mirror. Pero you have something. I'm not saying it's wrong. I'm not saying it's wrong. Pero special sa kanila yan. Special sa kanila yan. Gusto nilang magkaroon ng ganyan. Tapos, here comes Moses. Tingin niya ngayon, bigay niyo sa akin yung mga bronze mirrors niyo. Tutunawin ko yan, gagawin nating basin. Think of it well. Sana, si Moses, hiningi na lang niya yung ano. Bigay niyo yung mga kaldero niyo, mga kasirola niyo, yung araro na hindi niyo naman gagamitin sa disyerto, yung mga martilyo niyo na sobra-sobra, hindi nagagamit. Bigay niyo lahat yan sa akin, gawin nating ano. Gawin nating basin kung saan maghuhugas yung mga pare. Pero, why is God so particular about the bronze mirrors? I don't want your calderos, kasirolas, martilyo, araro. Ayoko lahat yan. Give me your mirrors. Bakit? Kasi, when the women looked at those mirrors,
what they see are former slaves. Ang nakikita nila, they saw slaves who were tired, defeated, unqualified, oppressed, mistreated, bound in slavery for years. Those mirrors show them how bad their life was. God came and asked for those mirrors. Anong ginagawa ni God? God is practically telling them, give me your image. God is telling them, give me your image. Bakit? Kasi you cannot become who I created you to be if you keep on looking at those mirrors, so you have to give them to me. Ano ang ginagawa ni God? He melted down the bronze mirrors, and God is melting down anything that does not reflect what He created you to be. And even today, church, God is melting anything that will show you what He did not create you to be. Sa susunod, pag nakita nyo ang bronze mirrors na yan, it will be a bowl for cleansing. I am washing away all the negative things in your past, sabi ni God. I am washing away what the enemy tried to do. God is washing away yung mistakes, yung bad breaks, yung anything that is not fair in your life, and I am giving you a new way of seeing yourself. Anong sinasabi ni God? You cannot reach your destiny as long as you see that image, that wrong image of you. And church, can you please listen to God today? Hinihingi niya yung bad images natin of the past. What are those bad images of the past na dala-dala mo hanggang ngayon? Because today, will you give those mirrors to God? Huwag mong payagan na kung paano ka pinalaki, ano yung naging unfair sa buhay mo, yun ang mag-create ng self-image mo. Ibigay mo na lang kay God. Give it to God. Tutunawin niya lahat yan. Don't let people determine your image. Ano man ang sinabi sa iyo noon ng magulang mo, kapatid mo, boss mo, coach mo, those hurtful words that you heard in the past, people who said that you are not good enough, hindi mo kaya yan, sumuko ka na lang, urungan mo na lang, that mirror will keep you in bondage. It will keep you in bondage. But the Bible says, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Anong ibig sabihin? Alam ni God na pag ganon ang tingin ng Israelite women sa sarili nila, they will live defeated, insecure, and feeling less about themselves. God had to get those mirrors before they could step into the fullness of what He has planned. Kukunin ni God, kailangan kukunin ni God yung mirrors na yon para makatuloy sila sa promised land. And for each of us, meron po kayong promised land. And you cannot reach that destiny that God has planned for you. You cannot enter into your promised land if you keep looking at yourself in those bronze mirrors. Yung fake na image na yan. God is asking you today, surrender those mirrors to Him so you could step into the fullness of what He has planned for you. What is limiting some people ay hindi dahil walang binibigay na good breaks si God, pero baka iba yung tingin mo sa sarili mo. Hindi mo nakikita yung sarili mo the way God planned you to be. And keeping those mirrors, sometimes when we keep those mirrors, it will take us to a certain level. It will take us to a certain level. Pero bakit parang tumigil? Bakit parang tumigil? Bakit parang hirap na hirap kang umangat? Nasubukan nyo na ba yung na-promote ka, may nagawa kang mabuti, kumita ka, pero hindi ka masaya? Bakit parang hindi kontento? Lord, bakit parang kulang? E sobra pa to dun sa hinihingi ko noon. You will still not reach the destiny that God has planned for you. Kung minsan ang nandun sa mirror na yan ay guilt. Meron kang guilt doon na ang dami mong nagawa in the past. You have done so many mistakes. I don't deserve this. I am unworthy. There are people who just sit on the sidelines of life. No passion, no goals. Meron yung mga ayaw umangat na, tama na, okay na ako dito. Pero hindi yun yung plinano ni God para sa'yo. Tama na yan. Don't keep those mirrors.
Don't keep those old images. Give them all to God, and His word will melt down the guilt and the shame and the insecurity. Kilala po natin si Jacob and yung kwento niya sa Bible. At the onset, ano ang pagkatao ni Jacob? He was dishonest. Ilang beses niyang niloko yung kapatid niya. Pati mana ng kapatid niya, niloko niya. He was manipulating. Anong ibig sabihin ng Jacob sa Bible? It means deceiver, swindler, manggagancho, manloloko. Yun po siya, di ba? And the sad thing about this, isinabuhay niya. Isinabuhay niya. Mamaya mag-a-apologize ako. Oo. Isinabuhay niya. Antayin niyo naman. Alam niyo, think of yung bata na papangalanan mo ng pasaway. Papangalanan mo ng bobo na bata. Papangalanan mo siya ng palpak, sablay. Pag yun yung narinig niya, isa sa buhay niya yun. Yun yung maitatanim sa kaya sa kanya. And think about Jacob, ano kaya yung tingin niya sa sarili niya? Pero at the back of his mind, malamang may nagsasabi pa rin sa kanya, "You are better than this, Jacob. I have a destiny for you to fulfill. I have put greatness in you." And church, what is God telling you today? Can you even hear Him telling you that I have placed seeds of greatness in you? Bitawan mo na yan. Bitawan mo na yan para tumubo na yan, para lumabas na. And God is telling Jacob, "Jacob, give me your image. Give me that image. Get rid of that distorted mirrors." Probably, kasi ganun na siya lumaki, dun sa thoughts, sa iniisip, at the back of the mind of Jacob, anong nandun na, iyan ka na. Hindi na pwede. Manluloko ka talaga, manggagancho ka talaga, mandaraya ka talaga. Tanggapin mo na lang. And years went by in his life. We can read it in the Bible. Years went by na walang nagbabago sa kanya. And one day, despite all his flaws and mistakes, anong ginawa niya? Pumunta siya sa Brook of Jabbok to be with God. Naisip malamang ni Jacob na nakakapagod na eh. Nakakapagod na ang ganitong buhay. Kailangan ng magbago. Ano ang sinasabi ni Jacob? I'm a failure. Ako ay isang failure. I am living a condemned life. Pero Lord, suko na ako. Lord, tama na ito. Mahirap na, Lord eh. Ibibigay ko na lang lahat sa iyo, yung mirror na ito, and I will start seeing myself the way you see me. Anong nangyari sa kanya? Nakipag-wrestling siya. Yung gabi yun, magdamag, nakipag-wrestling si Jacob. Talo pa ang MMA. Magdamag eh. Tapos anong ginawa niya? Ayaw ang bitawan yung anghel. The Bible says he would not let the angel go. Baka binigyan niya ng arm triangle choke, hindi makaalis. At sunrise, and this is very remarkable. Ano ang sinabi ng angel sa kanya? "You will be no longer called Jacob." Anong ginagawa ni Lord? Binibigyan niya ng bagong pangalan. "You will be called Israel." Sabi ng Panginoon sa kanya. Anong ibig sabihin ng Israel? It means to contend with God, kasangga ni God, which means he is a friend of God. Anong ginawa ni God? "I'm taking away that mirror and I'm changing it with what I have planned for you." Binigay niya sa Panginoon. Anong ginawa ni Lord? Tinunaw niya yung mirror na yon. Tinanggal niya yung impurities lahat. Making good choices. He started making good choices that honored God. Mula sa kanya nanggaling yung 12 tribes of Israel. Hindi sana nangyari yon if he kept looking at the wrong mirror. Give your image to God. Give your image to God. Why don't you give it to God? Ang tingin ni Lord sa iyo, He sees you restored. He sees you redeemed. He calls you His friend.
Anong gusto ng kalaban? Eto ka. He would like you to go through life looking at the wrong mirror. Para hindi matuloy yung plano ng Panginoon. Gusto niyang makita yung sarili mo, makita mo yung sarili mo as a failure, that you are focusing on your mistakes and that you would feel unworthy. Pero anong kabutihan ng magagawa nun sa'yo? Makakaangat ka ba nun? Pero pag binigay mo kay God yung bronze mirror mo, despite what you have done in the past, despite what you have been through, despite what you feel, you will start believing that you are forgiven, you are valuable, you are worthy, and that you are blessed. And that you are blessed. Then you will step into greatness. Lalabas yung seeds of greatness mo. Siguro sumablay ka noon. Siguro gumawa ka ng maling desisyon noon. Siguro yung dati mong lingwahe, hindi ka puri-puri sa Panginoon. Baka dati mahilig ka sa chismis. Baka dati sugarol ka. Baka dati manggagancho ka. Baka dati mahilig ka sa under the table, over the table, pati table sa'yo na rin. Para mangyari lang yung gusto ko. But church, listen very well. That is what you did. That is not who you are. That is not who you are. Bakit? Because failure is an event. It is not a person. Failure is an event. It is not a person. Sumablay ka man noon, hindi ka sablay. Pumalpak ka man noon, hindi ka palpak. Nagkamali ka man noon, hindi ka pagkakamali. Nagsusugal ka man noon, hindi ka sugarol. Palamura ka man noon, pero hindi ka mura. That is what you did. That is not who you are. Huwag mong payagan na mag-ugat yung ganong image sa puso mo. Huwag mong paugatin yung ganong image sa puso mo. You remember, you are a child of the Most High God. You are Jacob. You are not Jacob, I mean, you are Israel. You are a friend of God. You are a friend of God. At yun ang tingin ng Panginoon sa'yo. Madalas, hindi natin kasi ma-realize na damage na pala yung self-image natin, yung nakikita natin. Marami tayong mga bagahing, mga nangyari sa nakaraan, our hurts, mistakes, disappointments, dala-dala natin yon. And we wonder, bakit kaya hindi ako nakakaangat sa buhay ko? Bakit hindi ako nakakaangat sa buhay ko? You are looking at the wrong mirror. Yun ang nangyari kay Gideon. We know his story. Lumusob ang mga Midianites. Tapos, anong ginawa niya? Nagtago sa wine press. Ang wine press ay hinuhukay yan, hinuhukay sa lupa, nasa ilalim ng lupa ang wine press. And may ano eh, maraming science ang ano, ang paliwanag bakit ganun, pero he chose to hide. Nagtago siya, bakit? He was afraid and intimidated. Then comes this angel. Dumating ang anghel. Ano ang tawag kay Gideon? The Lord is with you, mighty warrior. Ano ang instructions niya? You lead Israel against the Midianites. Alam niyo, iniisip ko kung ano yung reaction kaya ni Gideon nung dumating ang anghel at tinawag siyang mighty warrior. Or tumingin sa kanan, tumingin sa kaliwa, umikot. Pinagsasabi nitong mighty warrior. Nasaan yung mighty warrior na sinasabi mo? Hello, wine press nagtatago, mighty warrior, ano ka ba? Ano kaya ang ginawa ni Gideon? And I want you to look at Gideon's reply. Ano yung reply ni Gideon? Pardon me, my Lord, Gideon replied. But how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh and I am the least in my family. Look at those mirrors, church. Weakest, least, puro superlative, negative ang tingin niya sa sarili niya. Wala kayong maaasahan sa akin, mighty warrior. Hello? Anghel ka ba talaga? Galing ka ba kay God talaga? Pero, ano ang nasa mirror ni God? In God's mirror, Gideon is a mighty warrior. He is fearless, courageous. He is a history maker. Yun po si Gideon. So, the thing is, you cannot keep your old mirror and take God's mirror with you. Yung isa kailangang matunaw. Yung isa kailangang matunaw. And
anong ginawa ni Gideon? We just have to let God take control kung sino yung tingin natin sa sarili natin. Let God take control of your self-image. Hindi yung media, yung social media, hindi yung past, yung nakaraan mo, hindi yung critics mo, not even politics. Don't give other people your mirror. Don't give it to other people. Bakit? Kasi you will become what they want you to become. You will be shaped by them. Look, even today, see how many people have given their mirrors to politics and politicians. Biglang nagbago yung mga dati mong mga kaibigan. Meron kaming kaibigan nito. Kaibigan talaga. We serve together. Magkakasama kami. Nung hindi nagkatugma yung kandidato niya sa sinasabi, hindi, it goes this way. Hindi kami nag-agree dun sa pinopromote niyang kandidato. Inaway na niya kami. Anong nangyari dun? Politiko ang nag-control. He gave his mirror doon. So wala na. Ayaw na niyang iba na. Lahat na ng ginagawa niya, hindi na maganda. So, we have to give our mirrors to God. Bakit? Kasi alam ni God kung ano ang meron tayo. Alam niya kung ano yung kaya natin gawin. Alam niya kung ano yung kinarga niya sa atin na hindi pa natin alam. God knows all of that. Kaya tayo nag-aasal Gideon kung minsan kasi hindi natin alam kung ano yung meron tayo. Fear will let us declare that I am afraid, I am intimidated, hindi ko magagawa yan. Pero pag dineclare mo na because God said it, that settles it. Then you will get into agreement with God. You can start believing in Him. And that will let you discover na meron ka palang talent, may ability ka, you have courage. Church, will you agree with God today? Will you agree with God today? Siguro, may mga pagkakataon that we feel intimidated, that we cannot step further, and that is where our faith comes in. That is where our faith comes in. Dito tayo magdadasal na, Lord, mali eh. Kunin nyo na, Lord. Kunin nyo na lang ito. And from now on, I will look at the mirror, at your mirror, God. Because I feel weak, but you say I am strong. I feel intimidated, but you say I am courageous. I say I am outnumbered, but you say I am more than enough. Lord, doon na lang ako titingin. Lord, I'm fighting for sickness, but you say I am healthy, I am whole. Anong ginagawa ni Gideon? He was getting rid of that old mirror and he started looking at himself from God's mirror. Yun ang ginawa ni Gideon. He started looking at himself as a mighty hero and he went out. Anong ginawa niya? They defeated the Midianites. They defeated the Midianites and we know the story na nag-trim out si God ng pirmi dun sa army niya so that they will know na si God yung lumaban para sa kanila. Yun ang ginawa nila. And today, si Gideon is one of the heroes who is listed sa Hebrews 11. He is one of the mighty heroes, Lord. Doon. Is a wrong mirror keeping you from greatness? Naniniwala ka ba sa kasinungalingan that you are too old, you are too young, not smart enough, pandak ka siguro, kaya ganyan nangyayari sa iyo? Hindi po, huwag nating paniwalaan yon. Give God your image. See yourself the way God sees you. Pinapakilala ko sa inyo si Jim. Si Jim, as a 5-year-old, nauutal siya pag magsalita. Laging nauutal. Pero one thing unique about him is he loved poetry. Galing niya magsulat. Galing niya magsulat ng poetry. And habang naglalaro yung ibang mga bata, siya nakafocus siya dun sa poetry niya. Now, as a teenager, yung mga teachers niya, nakita nila na that he was a good writer. And one of the teachers asked him na, basahin mo ito sa harap ng klase. Hindi niya nakayanan.
hindi niya nakayanan, hindi pa nakakarating sa harap, nauutal na talaga. Walang lumalabas sa bibig niya na maiintindihan mo. Wala talaga. Hindi lumalabas anything sa bibig niya. One day, si teacher, meron siyang naisip na paraan. May naisip siyang plano. Pagka-submit ni Jim yung kanyang writing assignment, nakita ni teacher, and it was brilliant. No, it was not brilliant. It was so brilliant yung sinulat niya. So sabi ni teacher, hindi mo yata sinulat to eh. Sabi ni teacher. Nauutal ang Jim na nagsumagot sa teacher niya. Ma'am, sinulat ko po yan. Sabi niya. Ay, hindi. Sabi ni teacher. Ang tagal-tagal ko nang nagtuturo dito, I have never seen a work as brilliant as this. You did not write this. Sabi ni teacher. Nauutal ang Jim. Hindi po, ma'am. Sinulat ko talaga yan. Promise, sinulat ko po yan. Sabi ni teacher, kung sinulat mo to, patunayan mo. Basahin mo sa harap ng klase. Sinabi ni teacher, what happened to Jim? He was reluctant as he walked. Nanginginig, nangangatog. Yung ibang mga estudyante, nagsisikuhan, ayan na si Utal. Tatawanan uli natin siya. But when Jim started reading, the rhythm of his words, it came out so natural. Came out so natural sa kanya. Never na siya nautal. Hindi siya makapaniwala sa sarili niya. Hindi makapaniwala yung mga kaklase niya sa kanya. Namangha si teacher. Namangha si teacher. And he continued reading and they discovered na he had an amazing voice. He had a deep, resonate, compelling voice. Si Jim. Jim read with incredible passion and skill that from that time on, never na siya nauutal. Si Jim po ay kilala natin ngayon as James Earl Jones. Siya po ay si James Earl Jones. He is not only a great actor but he has a very remarkable voice. Lumabas siya sa Star Wars, Conan, Lion King, Hunt for Red October, Coming to America. Lumabas siya sa lahat doon. Lumabas siya sa Star Wars. Kilala niyo siya sa Star Wars. Sino siya doon? Yun, may nagsabi doon. Siya yung boses ni Darth Vader. Sa Lion King. Sino siya sa Lion King? Siya si Mufasa. Boses ni Mufasa. Yung father ni Simba. Siya yun. So, church, I believe that down deep in you, you know that God has put seeds of greatness. Each one of you, listen to what I am telling you. Walang maliit sa Panginoon, meron siyang nilagay na seeds of greatness within you. Meron nilagay ang Panginoon. And don't you dare tell me you don't because that's not true. Meron po yan. God has put great things in you. God has put seeds of greatness in you. Pero gaya ni Jim, you feel stuck. Maybe some of us, we feel stuck na we are letting fear, intimidation, weakness, our past, hide our gifts. Tinatago natin kung ano yung binigay sa atin. Pero parang yung teacher ni Jim, God is telling you now, get rid of those wrong mirrors. Get rid of those wrong images. If you take that step, you will discover. You will discover that there's a new mirror. Parang si Gideon, you are a mighty hero. Parang si Jim, you can leave your mark. You can leave your mark. Kung ano man yung pumipigil sa iyo ngayon, that is not who you are. There is greatness in you. There is greatness in you. Do your part. Give your mirror to God. Payagan mo na ang Biblia ang mag-define sa iyo. Yun lang ang pwedeng mag-define sa iyo. It frees you from your fears, insecurities, and those wrong mirrors that you have. And you will step into what God has created you to be. With the right mirror, ano kaya ang mararating mo? With the right mirror, see yourself the way God sees you and give Him your image.
Give him your image. Kung anong sinasabi ni God tungkol sa iyo, yun ang talaga at totoong image mo. Yun po yung totoo at na image mo. Alam po natin ang kwento ni David. Nung dumating si Prophet Samuel sa bahay nila David para i-anoint yung susunod na hari, binigay ni Jesse lahat yung anak niya. Walang pumasa kay Prophet Samuel. Doon lang naalala ni Jesse na, ay, may isa pa pala akong anak. Nandun nagbabantay ng mga sheep. Imagine yung nakalimutan na may anak siya. How could that be? Pero, si David sana nung ganun yung nangyari, sana na-insecure na siya. Sana nawala na yung self-esteem niya. Tatay ko nga, hindi believe sa akin. Ganito na lang ako mamuhay. Sana ganun na lang si David. But ano yung attitude ni David? I have already looked at the right mirror. Even during those times na nandun siya kasama niya yung sheep, kasama niya ang Diyos. So he knows who he is. Alam niya lahat yon. Alam niya, he knows that he is a giant slayer. He knows that there is greatness in him. Maski hindi pa nangyayari, that doesn't change things. That just doesn't change things for him. One day, nautusan si David na magdala ng baon sa mga kapatid niya na nasa battlefield. Pagdating niya doon, one of his brothers made fun of him. Yung isa naman, nilait siya. He made him look small. Sana na-offend na si David. Sana na-discourage na lang siya. Yayabang niyo eh. Pero deep within him, ano yung sinasabi niya? I am not getting my self-image from you. I am not getting my value from you. Hindi ko kukunin sa inyo yan. My value comes from the Most High God. I'm looking at His mirror. Nung sinabi ni David kay King Saul na lalabanan niya si Goliath, anong sabi ni King Saul sa kanya? You're just a boy. Bata ka lang. Yung iba sana na-discourage na, sabi na nga nung hari, ayaw niya yata yung tulong ko, uwi na nga ako. Doon na nga ako sa mga sheep ko para pa akong hari sa kanila. Doon na lang ako. Pero si David, he wouldn't let other people control his image. Nung nagkasalubong sila ni Goliath, alam natin yung kwento, di ba? Anong sabi ni Goliath? Am I a dog that you come to me with sticks? Aso ba ako, nalalabanan mo ako, natungkod lang yung dala mo? But what did David say? You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Almighty God, the God of the armies of Israel, whom you have defied. He was so full of God. David was so full of God. Imagine yung higante na kaharap niya, ganto niya sinagot. He was so full of God na ano yung sinabi pa niya, ngayong araw na to, tatapusin kita, pupugutan kita, papakain ko sa mga ibon niyang katawan mo. And yung buong army ng mga Philistines, pagpipiestahan ng mga ibon ngayong araw na ito. Sinabi ni David. David was so full of God. What was he telling Goliath? I have already looked at the right mirror. Yung mga pananakot mo, yung mga threats mo, yung mga insults mo, too late. They're coming in too late. I know who I am. And we know the story. David slung that rock and Goliath fell before him. Church, what mirror are you looking at today? Ano yung tinitignan mo sa harap mo ngayon? Ano ang nagbibigay ng self-image mo? What is giving that self-image to you? Ang laki nung higante, Lord, ang laki nung giant. I might never defeat it. I won't be able to reach my dreams. That is a distorted mirror. That is a very distorted mirror. And that will not determine who you are. You just have to get rid of those mirrors, go to God's Word, and let Him define you. Let God define you. Pag ang tingin mo sa sarili mo ay yung pagtingin ng Panginoon sa iyo,
then it will start healing yung mga bad images mo of yourself. Mabuhay ka sa katotohanan, kapatid. Huwag sa aninag. Mabuhay sa katotohanan, hindi sa aninag. But today is a new day. I would believe that today is a new day. Dahil nandyan sa harap mo, yung tama, yung wasto na mirror na galing sa Panginoon, parang si Gideon, you are about to let greatness come out of you. Do you hear me, church? Like Gideon, greatness is about to come out of you. Like David, you will defeat giants in Jesus' name. And like Jacob, you are Israel, not defined by your mistakes, but you are friends with God in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Do you receive the word today, church? Do you receive the word today? Lord, we thank you for your word. Lord, we thank you na pinaalala niyo po ito sa amin, Panginoon. Yes, Lord, there are wrong mirrors in front of us. But even today, Lord, we are putting them in your hands. Lord, ibinibigay po namin ito sa inyo, pinapahawak namin sa inyo, Panginoon. Replace them with your mirrors, Lord. Lord, there may be Gideons in our midst today, Lord. Hindi nila alam kung ano yung nasa loob nila. Lord, bring it out, Panginoon. Let them be excited to see all of this, Lord, kung ano yung binigay nyo. Lord, kung saan po sila nag-fail in the past, that will not define them, Lord. Failure is an event. It is not a person, Lord. You never designed us to be failures, but you will have always beauty for ashes, Lord, that even through these failures, let them rise, Lord. Let them rise. Panginoon, there might be Jacobs among us, Panginoon. Pero Panginoon, today, you have anointed Jacob, Lord. Jacob is now anointed. He is Israel. He is a friend of yours, Lord. And they will start even doing great things in their lives. They will leave their mark, Lord. And Lord, we thank you that you have reminded us once more of the life of David, Panginoon. Lord, everyone in this assembly today, God, whether they be online, maybe whether they may be on site, I believe and I declare, Lord, that they are giant slayers, Panginoon. Sila ang katatakutan ng higante, Panginoon, because they were made according to your image and your likeness. They are powerful. They are strong, Lord. They are crowned with favor. They are one of a kind. They are attractive and beautiful and prosperous and bountiful in Jesus' name. They are blessed, confident, smart, and talented in Jesus' name. Jesus' name. Bless each of them, God. Let them leave this place, Lord, with high hopes in their heart, Lord, that they would seek your word and find you in your word, Lord, and let your word define them even, Lord. And we thank you for every life that you have called today, Lord. We thank you for every life that has answered your call, because today, Lord, new mirrors will be in front of them, Lord. Lord, kung ano yung hindi nila kayang gawin noon, sila mismo yung mamamangha, parang si Jim, Panginoon. Sila mismo yung mamamangha na kaya pala nilang gawin. And we will return the glory to you, Lord. We will return the glory to you because you only deserve it, Lord. Lord, we thank you for this afternoon. We thank you for your word. In Jesus' name, amen, amen, and amen.